Hi, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your gem, Ini, your tarot reader. So, water sign, alamin natin ang iyong love reading. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mo makonsider yung mga advice and messages na mapupull out natin. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Salamat sa suporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko po lahat ng messages and comments nyo sa ating videos. Water sign, give me your energy. Give me your love energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me your love energy. Okay, you have kisses. Unconditionally loving, giving, and receiving affection, falling in love. There is someone falling in love. Alamin natin. Ano ang connection ng iyong love life with this energy? Kisses. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your love energy. Unconditionally loving, giving, and receiving affection, falling in love. You have Knight of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have Five of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. You have the Hanged Man. Three of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me your energy, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, you have the Empress, Ace of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and Seven of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, let us see water sign. You have the King of Swords, Three of Pentacles, the Hangman, Three of Swords. Unconditionally loving, giving, and receiving affection, falling in love. Tingin ko there is someone realizes your worth. Water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Maaaring this person broke your heart. This person abandoned you. Iniwan ka niya. And then one day, this person realizes kung gaano ka kahalaga. Kung gaano ka kaimportante sa buhay niya. Because you have unconditionally loving, giving, and receiving affection, falling in love. Bigla niyang na-realize yung mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo, di ba? Nag-turn around yung sitwasyon niyo. Maaring ikaw yung giver, nag-aantay sa pagmamahal ng person na ito. Di ba? Napabayaan, nasaktan. Hanggang one day, nagkaroon ng new perspective ang person mo, then i-realize or she realized kung gaano kaka-importante. You are the three, the Empress. Maybe may anak kayo na involved sa sitwasyon na ito. Maaaring you are pregnant. Parang ready na siya to take responsibility. Parang pagod na siya na iwan ka, na pabayaan ka. Handa na siya to take responsibility. Maaring meron siyang takot at first na alam mo yung panagutan, kung ano yung kay dapat niyang panagutan. Pero this person realizes something. Nung alam niya nasaktan ka niya, alam niya napabayaan ka niya, handa na niyang panindigan kung ano yung commitment na binigay niya sa'yo dati, yung pangako na maaring
binitawan niya sa'yo. Diba? Nag-antay ka sa pangako niya. Seven of Pentacles. Nag-antay ka na tutuparin niya yung pangako niya, pero your person abandoned you. There's so much pain in your heart, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maaring ikaw, nagkaroon ka ng new perspective na ayoko na magbulag-bulagan. Kung wala siya sa buhay ko, I have to go on with my life. Pagod na akong mag-antay at umasa. Pero tingin ko, this person is falling in love and realizes your worth. Alamin natin, ano ang connection ng iyong energy, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces? You have 9 of Cups. Your sign, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. The High Priestess. And Queen of Wands. So, kaya pala. Kaya pala nagkaroon ng new perspective kasi you decided to, alam mo yun, go on with your life. Pursue your dreams. Being happy kahit wala siya sa buhay mo, di ba? Be confident. To be independent. Dahil alam mo na may responsibilidad ka na kailangan mong paglaanan ng attention mo. Kaya ayaw mo mag-focus sa ginawa ng person mo. You let this person go. And thus, minabuti mo na maging productive sa iyong buhay. Diba? Falling in love with your passion. Falling in love with your independency. Nung kakayanin mo to kahit hindi ka pinanindigan, kakayanin mo to on your own. Ba, kahit iniwan ka, kahit tinakbuhan ka, kahit pinaasa ka, may panghihinayang, pero ganun talaga ang buhay. But one day, this person realizes your worth. Kung kailan unti-unti ka na nakaka-recover, kung kailan unti-unti ka na nakaka-move on, water sign, magbabalik ang person ito sa buhay mo. There's unconditional love na dadating sa buhay mo. Diba? Parang nakafeel ko sa energy mo, even though nasaktan ka, iniwan ka, there's a fulfillment sa puso mo. Kasi unti-unti mo nagagawa yung mga nais mong gawin sa buhay mo na siguro, because of your past relationship, nalilimitahan ka. Pero ngayon, parang unti-unti ka nakaka-recover. Unconditional love, giving and receiving affection, falling in love. Unti-unti ka nakaka-recover from that energy. Unti-unti mong naibabangon ang sarili mo. Doon niya nalaman yung worth mo as a person. Doon niya nalaman na may feeling siya sa'yo. Meron siyang love for you. Water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Angel guide, give me some advice, message for water sign. Kung kailan motivated ka, di ba? Kaya mong mag-isa? Tsaka siya nagkukumahog na balikan ka. Kasi nalaman niya kung ano yung worth mo. Nalaman niya kung ano yung deserve mo as a person. Gusto niya ng panindigan kung ano yung pangakong binitawan niya sa'yo. Falling in love again. Ang tanong, water sign, are you willing to give this person a second chance? Handa ka ba ulit na balikan? Bigyan ng second chance ang person na nang iwan sa'yo, na nanloko sa'yo, na nagpaasa sa'yo. So let us see, look for a sign, water sign. Look for a sign. There's a romance. Falling in love again. And you know, you don't need to worry. No need to worry, water sign. Kasi nga, ano't ano man ang mangyari, masaya ka sa buhay mo ngayon, di ba? Fulfilled ka. Satisfied ka sa buhay mo. Nandyan man siya sa buhay mo o wala, naka-recover ka na.
sa mga pain from the past. Tignan natin ang maibibigay na advice ng Oracle Guide for your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Angel Guide, give me some message, guidance, advice for water sign. Have faith in your dreams, di ba? Panghawakan mo yung mga pangarap mo sa buhay. Be motivated, pursue. Di ba? Pursue your dreams in life. Pursue your goals. You don't need to worry kasi masaya ka na sa buhay mo, fulfilled ka. Nagagawa mo yung mga bagay na nais mong gawin, yung magpapasaya sa'yo. It's time to release negativity in your life. You have to let it go. The negative energy, you have to let it go, and a personal issue reaches resolution. So you don't need to worry because a personal issue reaches resolution. So thank you, Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Water Sign. Thank you.